I will discuss about how to keep your hamsters cool in the summer. So, sa Pilipinas kasi, medyo mainit yung panahon natin. So, let's take precautions sa mga halagang natin. So, una sa lahat, hindi natin kailangan bawasan yung beddings nila dahil the deeper the beddings, the more they burrow. So, the more they burrow, mas malamig sa kanila yung sa burrow nila. So, sa wild, as explained by National Geographic na burrows help them cool during summers or harsh temperatures, and it helps them during cold weathers too. So, why nga ba madali ma-heat, what are madali ma-heat stroke o ma-heat stress yung hamster? So, yung bodies nila, they're so small, especially Roborovsky. Pansin ko sa mga groups more on Roborovsky, madalas nahi-heat stroke. So, let's take precautions for them. So, number one is cooling tiles or cooling pad. Maglalagay ako dito. So, yung isang sample ng cooling pad or cooling plate. So, pwede nyo ilagay yun sa freezer, then ilagay sa cage. So, another thing is yung mga, alam nyo yung mga, try ko to. Wait, ako na sa cage na loob. Here yung mga galing sa mga mayonnaise. Pwede nyo gamitin yan. Lagay sa ref. Saglit, tapos lagay nyo kagad sa cage. Or mga ceramic hides. This is a plastic hide, I think. Pwede din to lagay nyo sa freezer. Another tip is, ilagay nyo yung sand bath sa freezer for a few minutes or an hour. Para yung sand is malamig sa pakiramdam nila, mapababa yung temperature nila para hindi sila ma-heat stroke. Another thing is water. So, for now, sa Campbell dwarf ko, I prefer more sa water dish kasi pansin ko sa tubigan niya, hindi siya nakakainom ng madami kasi yung spout o yung bilog laging nagsastock. So, ang ginawa ko, yung water holder niya, ganito kasi yung sa kanya. Example ko lang sa hamster ko na robo. Ito. Yung spout niyan, ito kasi sa robo ko, yung sa isa ko, blue. Yung spout niyan, nasa-stock na pa ganun. Nawawala yung bilog. So, nilagay ko dito yung tubig niya. Para mas makainom siya ng tubig. Para iwas heat stroke. So far naman, dito sa robo ko, okay naman, happy siya. Bigyan niyo din sila ng veggies na cold. Unti lang. Huwag lang masyado madami kasi pwede sila magkae. Pag yung biglaan bigay ng madaming food. Another thing is, moss stones like this, maraming benefits ito sa kanila. Number one is, it can help them cool down. Pwede nyo din ilagay ito sa ref. Another benefit of stones like this is, nakaka-trim sila, nakaka-short sila ng nails ng hamster para hindi magastos sa vet, kakagupit ng kuko. So, ayun. Maraming benefits ito. Hugasan nyo lang ito bago gamitin. Marami sa shopping na ganito. Pwede din kayo mo, kumuha sa mga lugar nyo. Basta, i-proper sanitize ito. So, yun lang. And I hope I teach
teach you so much much information, and I hope to see you again. Bye.